Jesus. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. May gagawin na naman tayong video ngayon guys. Isishare ko sa inyo kung paano mag-repair nitong microwave. So guys, oh. Yan. Ang brand niya guys ay Gallants. Ayan, oh. Gallants. Sabi ng may-ari guys, ayaw daw uminit. So, i-check natin yung operating parts doon sa heating element. Check natin. So, i-plug in ko muna guys. So, i-testing na natin guys. Lagyan natin ang nakuha ko ng basahan guys. Binasa ko. Testing natin, ilagay natin sa loob. Ay, mayroon na pala. Ito guys. Testing natin yan. Kung uminit. Plug in natin guys. Yung kanyang selector. Mayroong low. Mid low. Mid. Mid high. At saka high. Tayo natin dito guys sa high. Tapos timer, switch. Yan guys. Yan. Ulitin natin guys. Isa pa. Wala pa rin guys. Wala man lang usok-usok ko. Yan. So check natin guys yung operating elements na. Yung parts. So magte-test na tayo ng parts guys. Pagka ganito pala guys, na-test natin, sinaksak natin. Ang una nating pupuntahan yung capacitor, high voltage capacitor ito. Ito guys oh. High voltage capacitor. Testerin muna natin yan guys. Baka mayroong nag-stored ng kuryente. Nag-i-stack kasi ng kuryente yan guys eh. Siyempre unahin muna natin yung kaligtasan natin. Ayan, nakasilik tayo sa 250 volts. Easy ito guys. Ayan, wala naman guys. So next step tayo guys. So pagka ganitong hindi umiinit guys, ang una nating i-check itong fuse. Mayroong fuse yan dito guys oh. Against the light yung tester ko. Ayan. Mayroon niyang fuse dito guys ito. Labas ko. Ito guys oh. May lamang fuse yan. Iti-tester natin guys. Times 10 tayo guys. Times 10 mag-select. Ayan. Ayan, may continuity guys oh. I-tester muna natin to guys na fuse. Kung buo ba tong fuse. Ito guys oh. Buo yung fuse. Ayan, buo yung fuse. So sunod guys, itong magnetron. Ito, yung magnetron. I-tester natin to guys. Pag-tester nito guys, times 10 din. Continuity. Check natin to guys, ganito guys. Yung isang pin, tutok natin sa isang pin. Ayan, tapos sa body. Check natin yung tester natin. Ayan. Tapos sa body guys. Kahit i-select natin ito guys sa 1K. I-high resistance na natin guys. 1K na. Pag
pagkagumalaw ito guys, sira. Lipat natin sa kabila. Ito guys, oh. Ibig sabihin, pagka ganito kasi, na hindi walang continuity, karamihan yan guys, good. Yung magnetron. Yan. Kahit sa kabila, oh. Walang shorted. So, ang susunod natin iti-test guys, iti-check natin kung may voltage na pumapasok dito sa magnetron. Dapat mayroon to guys na 3 to 5 volts easy. So mag-check voltage tayo guys. I-set natin tong tester natin sa easy. 3 to 5. Select lang tayo guys sa 10. Ayan. Select natin sa 10. Tapos yung tester natin guys, balik muna natin itong terminal ng magnetron. Okay. Tester natin guys, tusok natin dito sa dalawang pin ng magnetron. Ayan. Ayan guys, oh. Nakatusok dito guys. Tapos yung ating tester guys, nakasilik sa 10. Easy guys, easy. Ayan. Tapos ipa-plug in natin guys. I-on natin yung timer switch. Titignan natin kung may supply, kung may voltage. Dapat meron tayong masukat dyan na 3 hanggang 5 volts easy. So plug in natin guys. On natin. Ayun. Mayroon siyang voltage na 3.9 volts easy. So dapat guys, mag-iinit yung ano, magpo-produce siyang init doon sa ano, radiation ng magnetron. Pero wala pa rin guys, oh. Wala pa rin init. So next step tayo guys, nag-check na tayo ng voltage. So puntahan natin uli yung capacitor. Check natin, baka may nag-stored ng kuryente. Ayun guys, oh, lakas, oh. Hindi na yan guys naka-plug, oh. Naka-unplug na yan guys. Ayan, oh. Mayroon pang kuryenteng natitira guys. Pumapalo siya kanina ng ano, ah, mga pwede 300 volts easy yun. Lumagpas dito sa 250, sumagad eh. So yan guys, pagka ganon, pag nag troubleshoot tayo, unahin natin tong capacitor pag check, kasi baka may kuryente. So next step tayo guys, kasi pagkasira tong pagkasira naman yung capacitor niya, high voltage capacitor, nagbo-blow yung fuse eh, yung main fuse dito. Karamihan guys, pagsira ito, nagbo-blow yung fuse. Pero i-check pa rin natin guys itong capacitor. Testirin din natin guys. Testirin natin guys yung capacitor. Yung tester natin, ibalik natin sa times 10. Times 10. Continuity guys. Check natin yung capacitor. Ito. May dalawang pin yan guys eh. Tester natin pagka gumalaw guys, sira. Wala guys, oh. Good nga yung capacitor. So next step tayo guys,
bubuksan natin tong magnetron guys. I-check natin. Titignan natin baka may sunog na parts doon sa loob. Bubuksan natin. May isang tornilyo yan guys dito eh. Ayun guys, oh. Confirm nga guys, sunog oh. So ang gawin natin ito guys, i-actual natin, palitan natin ang buo. So ito na guys, ito ipapalit natin. I-actual natin ito guys. Medyo malapad yung ano nito guys oh, yung original. Ayan o. Ito yung original na nakakabit doon. So i-testing natin to guys. I-actual natin to guys. Tester natin to guys. Times 10. Tingnan natin sa continuity. Wala rin. Wala rin guys. So testing natin to guys. Kabit natin. Actual troubleshooting tayo guys. Wala tayong nakuhang sira gamit ang tester. So hanap tayo ng solution guys kung paano natin ito magawa. Ayan. So i-plug in natin guys, i-check natin kung may init na ba? Plug in natin guys. On timer. Guys, kung may init na ba? Ayun guys. Positive guys, oh. May umusok na. No guys, oh. Kita bang usok? Kita bang usok, guys? Sapa guys? Ten seconds. Ayan guys, oh, may usok. Oh. Init na guys. Ayan na. Confirm guys. Sira yung magnetron. Nakuha natin guys sa actual troubleshooting. Nakuha natin sa actual troubleshooting guys. Confirm sira nga to. So hindi lang pala sa tester natin malalaman kung sira ito. So kailangan din talaga eh, actual. So yan, takpan ko muna guys. Ayan na
guys, natakpan na natin. Eh, test na natin guys. Naglagay ako ng tubig sa mug ito. Lalagay natin to guys dito, papainit natin. Ayan. Testing natin guys. Select natin, hi. Plug in natin. Plug in, ayun. Tapos timer natin guys, 1 minute. Ayun guys, ganun lang guys mag-repair ng microwave. Wala tayong nakuhang sira gamit ang tester. So pag ganun trouble guys, kailangan talagang gumawa ng paraan. Kailangan gamitin ang mga technique natin guys. Kaya nga tayo tinawag na technician. So yun ang naisip kong paraan guys, mag-actual ng parts para malaman natin kung saan ang may problema talaga. Kasi yun lang naman ang pyesa na dapat uminit yung isang microwave eh, magnetron. Siya yung magpo-produce ng radiation. So but, ayun, tapos na guys. Check na natin yung pinainit na natin. Meron ba? Oops. May usok ba? Ayun, parang may nakikita ako guys. May init. May usok ba? Kita ba? So ayun guys, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito sa ginawa nating microwave. Baka ito na yung problema ng inyong microwave. So apply it. Thank you.